mo, ang ihuhulog mo, maximum, tatapatan ng company ng 2%. So ang ano po nun, di ba? Parang nadodoble yung pera mo. So maganda po yun. Kung meron po kayong ganoon sa company, sabihin niya naman, Harbe, wala kaming anak. Let's say single ako. So paano naman ako niyan? Wala akong expenses para mabawasan yung ano, yung taxable income ko. Hello. Ngayon po ay ano, Tuesday. At maganda na yung araw. Spring na, palapit na yung spring. At pauwi na po tayo. So tax season na naman. Ibig sabihin, papail ka na naman ng income tax mo, T4 or yung ano, yung tax slip sa Quebec, kung nasa Quebec ka. Kasi sa Quebec, dalawa yun eh. Isang federal tsaka provincial. May papail mo. Ngayon pag sa Ontario ka, isa lang. Isang filing lang. At ang laging ating ano, dinadaing, you know, yung ano, nagbabayad pa tayo minsan. Kasi nga, syempre, ang mga Pilipino, masipag yan eh. So, work ng work, minsan, double job pa, ano. Tapos pagdating ng tax season, nagre-reklamo. Dahil, at dumadaing dahil sa laki ng, ano, ng tax balance pa na babayaran. Ang didiscuss natin ngayon ay kung paano mo maiwasan ito at magkakaroon ka pa ng tax refund. Kung expenses at saka matasabi ko yung isa, investment na nakaiwas ako ng pagbabayad ng extra income tax at the same time nagbigay pa ng tax refund sa akin ng ano, ang Government of Canada. Yun, ilang taong po namin ginamit yun mula nung nalaman namin since I think since 2017 po nakaka-receive kami ng magandang income tax refund. Ang una pong ano, way para magkaroon ka ng tax refund, ito para sa may ano, sa pamilya na may anak. Pag may anak po kayo na let's say 1 year old hanggang elementary, like grade 5, mga 10 years old. At ginagamit nyo po yung service ng daycare. Daycare or before or after school. Or the whole day po pagka bata pa, no? Pag hindi pa nag-aaral yung anak nyo, ay yung expenses niyo po sa daycare. Malaki rin po yun, no? Yung expenses sa daycare. Kami po, kasi ang bayad namin noon, $15 per day. That time po, yung anak namin, si Sean, syempre hindi mo pa siya pwedeng bantayan kasi dito po sa Canada, hindi mo pwedeng, sorry, iwan ang anak mo na mag-isa. Lalo na kung minor siya. Since tatlo lang po kami. So kailangan namin po siyang i-take care. Depende po sa schedule namin. Noong time na yun, nag-be before and after kami kasi saliwa siya sa schedule namin. Pareho kami pang umaga. Pero 7 o'clock po yung aming schedule mag-asawa. So kaya ang ginagawa namin, before 7, dadali namin siya sa daycare. At susunduin naman namin siya sa daycare din after school. So $15 po noon per day. Yun po. Pag nag-accumulate yun sa isang taon, malaki po. No? Umabot po ng hanggang 3K yung nagagastos namin. $3,000 Canadian. At yun po ay pwede nyong ilagay sa i-input sa inyong income tax filing
ko lang po alam kung saang line number ng income tax, kung kayo po yung gumagawa ng income tax nyo, or kung lumalapit kayo sa accountant, sila, alam nila po kung saan yung linya. Or pag gumamit kayo ng software, ituturo niya sa inyo kung saan nyo ilalagay. Kasi meron siyang page para sa mga expenses mo. So yung daycare po, malaking tulong sa amin. At nakaka-receive po kami ng refund. At ano po, maganda po ang, ano, ang refund pag ganun. At saka ito po ay depende rin sa income ng ng mag-asawa. Baka naman po kasi sobrang laki ng income nyo po. So yung even yung expenses nyo po ay hindi maibawas. Konti lang ang naibabawas sa income nyo. Kasi let's say ang income nyo po ay 50K. Babawasan let's say ng 3K. So ang taxable income lang ay magiging 47K. Ganun po. Tapos may bracket po yun kung ilang percent ang tax nyo. Ngayon po pag sobrang laki ng income nyo at ang pagkaltas ng company sa tax nyo po ay parang hindi ganun kalakihan. Kaya po minsan nabibigla kayo, may balance pa kayong dapat bayaran. So, sabihin niya naman, Harvey, wala kaming anak. Well, let's say single ako. So paano naman ako niyan? Wala akong expenses para mabawasan yung taxable income ko. May isa pa po kaming ginamit na baka pwede niyong gamitin din po. No? At hindi lang po siya expenses. Hindi mo siya masasabing expenses. Isa po siyang investment. Ito po ay ang RRSP o Registered Retirement Savings Plan. Ang RRSP po kasi ay service o investment ng government ng Canada. Kumbaga parang kung pagka nag-contribute ka noon ay naka-shield siya ng naka-shield siya sa tax. Sabihin, tax deferred siya, meaning hindi ka tataksan. So kung in-invest mo siya, let's say naghulog ka ng RRSP no, tapos invest ka sa loob ng RRSP, kung ano man yung capital gains o tinubo o kumita yung stocks na binili mo o yung investment na binili mo, hindi po siya matataksan kasi nasa tax deferred nga po siya eh. Ang kagandahan po nito, yung contribution nyo sa RRSP ay pwede nyong isama as a to minus off yung income nyo po. So pagka nag-file kayo ng income tax, ibabawasan nyo yung ano mo. Let's say nag-contribute ka ng 2,000 at ang income mo gross ay 50K. So 48K na lang ang tataksan sa iyo. So let's say bumaba yung bracket mo, bababa rin yung percentage ng tax mo. So yun po yung ginagamit namin na way para hindi kami magbayad pa ng tax. Extra bayad pa sa tax. Bukod pa doon sa kinakaltas every payday. So isa pong way po yun, no, para hindi kayo pangalawang way pala para hindi kayo magbayad ng tax at may tax refund pa kayo. Sa RRSP, para hindi po kayo mabigla, ang gawin nyo po ay tulad po ng ginawa namin na monthly, pumunta kami sa bangko at sinabi namin sa bank na gusto namin mag-contribute sa RRSP. Tapos, sabi namin, kaldasin mo siya. Monthly. So, ibig sabihin, let's say, ang kaya mo lang, $50. So, magpakaltas ka ng $50 every month. Hanggang March 1st next year. Pwede mo siyang isam lahat at yun ang gamitin. Ibawas mo
sa taxable income mo. So bababa ang taxable income at magkakaroon ka ba ng tax refund. So yun po yung dalawang tool o dalawang way para makakuha kayo ng tax refund ngayong tax season. Although late na po yung RRSP kasi I believe ang last deposit ng RRSP ay dapat March 2 or March 1 itong 2024. Pero pwede kayong mag-contribute ngayon. Pumunta lang po kayo sa bank at sila po ang magpapaliwanag kung paano ang proseso ng RRSP. At tuturo din niya sa inyo kung paano mag-invest, i-invest yun. Tatanungin nila kung ano yung risk level niya, kung low, medium, or high. Siyempre, pagka high, masyadong ano yun, risky. Pero may malaki yung ano, yung profit. Pero risky siya. Pero I suggest na lang siguro kung hindi po kayo risky na investor ay ang kulin nyo po ay low or medium po para hindi naman po kayo mag-worry na masiro yung inyong RRSP. Para sa akin po maganda yung RRSP lalo na yung kung yung company nyo may RRSP match kasi let's say 2% ng income mo ang ihuhulog mo maximum tatapatan ng company ng 2%. So ang ano po nun, di ba? Parang nadodoble yung pera mo. So maganda po yun. Kung meron po kayong ganoon sa company, RRSP match, i-avail nyo po yun at take advantage nyo po yun kasi maganda po yun para mabilis kayong makaipon. Lalo na kung nagpaplano kayong bumili ng bahay. Kasi pwede nyo pong withdrawin one time ang inyong RRSP para ipambili ng or ipang down sa down payment sa primary residence nyo po. So yun po, no? Sana nakatulong yung aking senior sa inyo. Ito po ay base sa experience po namin. Nga po pala, dapat i-observahan nyo po yung unang filing nyo ng tax kung saan meron kayong RRSP at saka daycare services na ibinawas sa income nyo. Check nyo po kung nakakuha kayo ng tax refund. Usually po, makakakuha kayo kasi kung ang sweldo nyo naman po hindi sobrang laki, no? Kasi pag sobrang laki, dapat malaki rin yung contribution nyo sa RRSP, malaki rin yung expenses mo sa daycare. Kaya ka magkakaroon ng refund. So, obserbahan nyo po. Try nyo po siguro kung kaya 100 or 200 per month. Sa inyo pa rin naman po yun, yung RRSP. Ano nyo po siya, magagamit yung pambili ng pang down payment ng bahay. At least po, hindi na kayo magbabayad ng extra income tax. So, yan muna po. Sana nakatulong po itong ating informasyon sa inyo, lalo na ngayong tax season. Maraming salamat and God bless.